Hello mga co-makers! Ngayon ay gagawa tayo ng rejuvenating night cream. Tara, samahan ninyo ako kung paano natin ito gawin. Nakaready na lahat ng ating mga sangkap. Sinalang ko na yung ating distilled water na 354 grams at ilagay na rin natin dito ang SLS needles na 15 grams. Yan, nagpainit lang ako ng tubig na mahinang-mahina lang, mababa lang. Sinalang ko na yan para matunaw. Ayan na po, at next natin na ilalagay niyan pag natunaw na yan ay itong sterile alcohol na 22.5 grams. Next ay itong stearic acid, 40 grams. So, masamahin lang natin yan kasi pareho lang yan ng mga wax. And then, yung ating GMS o yung glycol monosterik o sa ibang tawag ay e-wax, 15 grams. And then, isama na rin natin dyan ang ating petroleum jelly. Yan, 15 grams din. And then, isunod na rin natin ang ating beeswax na 15 grams. O, ayan, kailangan simutin lahat. Wala nang natitira. Sayang kasi. So, haluin lang siya ng haluin hanggang sa yan ay matunaw at mag-emulsify. Ibig sabihin yan ay maging ano na siya, parang cream. Cream. Para maging creamy-like na yung ating niluluto. Next ay lagyan natin ng konting kulay red para magiging pink lang. Pinkish ang dating ng ating cream. Parang hindi bare na puti. Hindi ko na tinimbang yung kulay na yan kung ilan ang nilagay natin. Basta tansyahin na lang natin kung gaano ka dami o depende sa kulay na ng ating, na-achieve na kulay na ng ating cream. So, bahala na kayong magtansya po kung gaano kadami ang ilagay nyo. Kung gaano ka dark yung inyong cream. Kung pink na pink or light. Sa akin kasi light lang. So, ayan po, hinango ko na at pagkatapos nilagay ko na ang ating retinoic acid na 0.5 grams. Konti lang. And then, sunod na rin natin paglagay ang ating salicylic acid na 10 grams. Sunod-sunod na po itong ilagay natin. At yung sukat nito ilagay ko na lang po sa description box. Haluin pong mabuti ang ating mga sangkap. Yan, sunod na rin natin ang sodium benzoate, 2.5 grams. And then, ang ating malic acid, 5 grams. Yan, simutin lahat. And then, sunod natin ang glycolic acid, 5 grams din. Yan yung mga pampaputi natin. Habang hinahalong mabuti. And then, sama na natin ang ating allantoin. And then, yung ating glutathione capsules na 5 capsules. Capsules ang ginagamit ko. Sobrang mahal kasi ang glutathione. 5 capsules lang hinalo ko dyan. So, halo lang po talaga ng halo. Simutin natin lahat ang laman. Sayang. Bawat sangkap po niyan ay 10 grams lang ay napakamahal po niya mga co-makers. Kaya pala ang mga ano ay mahal. Okay, next na po ay yung ating EDTA powder. EDTA powder po yung hinalo ko na yan. Kailangan po siyang halong-halo. Kaya ginamitan na natin ng stick blender. Immersion. Kasi para hindi
magkakaroon ng mga bula-bula. Hindi maganda po na magkaroon ng bula-bula yung ating produkto. Purpose niyan para mahalong mabuti, lalo na yung ating mga powder. So, next time na gagawin ko ay maganda tunawin muna ang powder sa konting distilled water bago ilagay dyan. Kasi hindi maganda ang naging result pag hindi natutunaw yung mga powder para magmaligasgas po yung ating cream. Kasi nga, first time na gawa natin, kaya ganun. Pero next time ay gagawa ako, i-remake ko ito. Yan. So next, ay ilagay na natin ang pinoxetanol, 2 grams. Yan, kailangan kasi simuting mabuti. And then, yung ating acyglygic optima na 5 grams. Tapos, lactomoist, 5 grams. Yan yung mga pampaputi din natin. And then, yung ating, lastly, yung ating sweet pea scent. Yan, ang sweet pea scent natin ay 0.5 grams lang. Kasi, kunting-kunti lang, isang patak lang kailangan natin dyan. Hindi kasi maganda na ang cream ay sobrang bango. Dapat mild lang po. Ayan, so kailangan haluing mabuti yan para ang lahat ng mga sangkap, lalo na yung mga powder na nilagay natin, ay matunaw talaga siya. Pero I suggest po mga homemakers na pag gagawa po kayo, tunawin nyo muna yung mga powder bago nyo ilagay dyan para tunaw na tunaw. So, ayan po, nilagay ko na po sa winwater bath ko na po. Malamig na tubig po yan. Para lang mabilis ang paglamig din po ng ating cream. Pag mabilis lumamig ang cream, titigas na rin po yan. Lalapot na rin po. Kasi matagalan po tayo sa ating video kung hintayin natin na umapot pa. So, para mabilis. So, ayan na po. Malapot na po ang ating cream. Ayan. So, nilagay na natin sa ating mga lagayan. So, ilalagay po natin sa ating lagayan kapag ka malamig na. At huwag pong takpan hanggang medyo maligam-gam pa. Kasi yung singaw noon, yung tubig-tubig na singaw noon, nakakasira yan ng formulation ng cream natin kung tatakpan natin. Yan. So, huwag mo nang takpan yan hanggang hindi super lamig talaga. So, maraming salamat mga co-makers na pinapanood ninyo ako. At itong recipe na ito ay galing din po ito sa isang chemist. Kaya, malakas ang loob ko na gayahin. At testingin kung effective na effective ba talaga ito. Yan. So, sana'y nagustuhan nyo ang ating content today. At mga co-makers, kung meron kayong mga tanong, mag-comment lang po kayo. At kung nagustuhan nyo ang ating vlog ngayon, ay i-post lang po ninyo yung like button. At mag-comment din po kayo kung gusto nyo. At mas maganda rin i-share ninyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe po kayo para mapanood nyo rin pong iba kong vlog. Salamat po mga co-makers sa inyong panonood. Ito pong ating ginawang label po ay gawa-gawa ko lang muna yan. Saka na lang ako magpapagawa talaga ng maganda. Kapag ka proven ko na talagang maganda itong produkto, i-update ko rin kayo para ma-market ko na rin po ito at dagdag kita na rin po sa atin. Alam nyo naman, mahal ang bilihin ngayon, so kailangan natin ng dagdag kita. So, God bless po mga homemakers sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo na ako na medyo matagal ako nakakapag-upload lately kasi busy po, maraming pinag-aabalahan. Thank you so much po. See you. God bless.